Ngayon, i-share ko sa inyo kung ano yung technique na ginamit ko at kung ano yung product na nilagay ko dito sa aking buhok para magkaroon siya ng definition na ganyan at shine. Kasi alam naman natin na pag nagpapahaba tayo ng ating buhok or kung in-embrace na natin kung ano yung buhok na meron tayo, katulad ng sa akin na kulot nga, nahirapan tayong maging mukhang maayos yung ating buhok. Una-una, ang ating mga buhok ay kahit naman healthy siya, pag hindi siya na-define, mukha siyang buhaghag. So, tapos ang hirap pang makahanap ng mga product talaga na curly friendly na mga product. So, ito yung ginawa ko dahil nung time na nag-decide ako na pahabain na yung aking buhok, nanood ako ng mga video sa YouTube. Nalaman ko na hindi pala dapat araw-araw laging liguan yung ating buhok para yung oil hindi maalis and hindi gumagamit ng mga shampoo na nabibili lang natin sa sari-sari store, yung mga normal lang na shampoo na ginagamit natin dati kasi bawal pala yung sulfate, and then yung conditioner dapat silicone free, yung mga ganon yung mga natutunan ko. So ang hirap makahalap ng mga ganong product na pwede sa buhok natin. Tapos yung mga tutorial pa sa YouTube, ang mga product na ginagamit nila, wala dito, mahal. Kung meron man, online mo lang siya nabibili. At may isang video na aking napanood na ang ginagamit niya lang sa buhok niya ay gel. Tinuro niya doon kung ano yung step na nakalimutan natin para maalis yung pagkamatigas ng ating buhok. Ito yung tinatawag nilang gel cast. Ang process kasi nito, kailangan kasi yung buhok mo talagang isaturate mo siya ng gel, i-scrunch mo, then patuyuin. Tapos, syempre maninigas yung buhok mo nun. So, pagkatapos nun, pag sobrang tuyo na siya, doon mo na siya tatanggalin yung gel cast na sinasabi nila, yung gel na nakabalot sa ating mga buhok. So, ito yung ginawa ko ngayon. Ipapakita ko sa inyo yung steps kung paano ko siya na-achieve.
lang natin siya. Then mamaya babalik ako pa katuyon. Ayan na, tuyo na siya. So, ito yung sinasabi ko na pag once tuyo na siya, matigas and medyo flat siya. So, ito yung inaayaw natin, yung parang gantong pakiramdam na matigas yung ating buhok. So, ang gagawin ko ngayon, ito yung pinaka-final step na sinasabi na yung pagbe-break ng cast ng gel. Ano ba yung cast? Yung gel na tumigas dito sa ating buhok, kailangan natin siyang alisin para lumabas yung bounce ng ating buhok and yung magiging ano siya, malambot. So, ang gagamitin ko, maglalagay lang ako ng konting oil, then i-scrunch ko na lang siya. Ito pa rin yung gagamitin kong oil. Sunflower oil na may castor oil. So, mga ganito lang. Kailangan mo lang gumamit ng kunting oil para hindi siya magbumubuhag-hag. So, kunting-kunti lang. So, kahit anong oil na meron kayo dyan sa bahay ninyo, kahit castor oil, ano ba bang meron kayo, coconut oil, pwede yan, olive oil, pwede din yan.